Tagumpayan ni Jairus, yung problema, ang topic natin ay what will you do in times of trouble? So akmang-akma ito sa ating sitwasyon. Nadinig ko maraming churches na talagang hirap ngayon. Yung iba ay talagang halos walang gawain dahil dito sa pandemic na ating naranasan. Very timely at relate, makaka-relate tayo sa message na ito. Hindi lamang sa ministry, kundi sa buhay ng bawat isa sa atin. Litin natin ang karakter na ating pinag-aaralan ay si Jairus. Ano ang kanyang ginawa sa panahon ng trouble? Okay? Merong apat na bagay akong nakita kung paano na pagtagumpayan ni Jairus itong hinarap niya na ang kanyang anak ay agaw buhay. Una, ay humingi siya ng tulong sa Panginoon. Ask the Lord for help. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Tama yung tao na nilapitan niya. Nag-aagaw buhay yung kanyang anak, tama yung kanyang nilapitan. Tamang tao ang kanyang nilapitan. Sa paglapit niya, merong siyang ginawang tinatawag na parang naging nag-extra effort siya sa paglapit sa Panginoon. Una, sa paglapit niya sa Panginoon ay nagpatira pa siya. Makikita natin ito sa verse 22 to 23. Nagpatira pa si Jairus sa harapan ng Panginoon, nagsumamo at nanampalataya. Tatlong bagay ang ginawa ni Jairus. Nagpatira pa, he humbled himself. Ano? Talagang nagpakumbaba siya. Naalala ko yung 2 Chronicles 7:14, sabi doon, if my people which are called by my name shall humble themselves. Ginawa ito ni Jairus, nagpatira pa siya. Kanina, hindi ko matiis kanina na nagpipreach si Mark dahil doon sa presence ng Panginoon habang kumakanta siya, papakanta, eh talagang luhod din ako sa Panginoon eh. Kailangan talaga. Pagka meron tayong hihingin, ano pa man, pag meron tayong pangangailangan, napakahalaga yung paano ba tayo lalapit. Si Jairus nagpatira pa eh. Talaga nagpakumbaba siya. Naalala ko si Haring Ezekias, nung siya nagpunta yung isang propeta doon, sinabi, ihanda mo na pamilya mo, mamamatay ka na. Sa 2 Kings, anong ginawa ni Haring Ezekias? Nanalangin, umiyak, at pinabalik ng Panginoon yung propeta kay Haring Ezekias. Sabihin mo, narinig ko ang kanyang panalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Ano man ang ating problema, ano man ating pangailangan, siguro ayusin natin paano tayo lalapit. Si Jairus, nagpatira pa siya, nagsumamo, nagmakaawa. Siguro sinasabi ng Panginoon, punta kayo sa amin, agaw buhay yung anak ko. Sige na po, punta po kayo. Siguro marahil ganun ang sabi niya. At sabi niya, nanampalataya siya. Sabi niya, pumunta kayo Panginoon, mapatungan ng iyong kamay at siya po ay gagaling at mabubuhay. Yung faith ni Jairus na andoon, puntahan niyo Panginoon. Patungan nyo ng iyong kamay at siya po ay gagaling at mabubuhay. Sa paglapit din natin sa Panginoon, kailangan natin na tatlong bahaging ito. Magpatira pa, maging humble, magsumamo o magmakaawa, at manampalataya. Sabi ng Hebrews 11:6, without faith, it's impossible to please God. Napaka-importante, lalakipan natin ang pananampalataya. Si Jairus, paglapit niya, may faith eh. Sabi niya, ulitin ko, puntahan niyo Panginoon, mapatungan ang iyong kamay at siya'y gagaling at mabubuhay. Pangalawa, pangalawang bagay na paano hinarap ito ni Jairus, nagkaroon siya ng patience. Sa atin, kailangan din natin, ano man ang ating ilalapit sa Panginoon, magkaroon tayo ng mahabang pasensya. Kasi bakit nagkaroon ng be patient dito? Naalala niyo yung babaeng inaagasan? Naunang lumapit si Jairus eh. Pero merong isang babaeng 12 taon nang inaagasan sa verse 25. Nagpagamot, pero naubos na yung pera niya kapapagamot, pero lalong lumubha, hindi napabuti kahit kaunti man sabi ng Biblia. Pero ang sabi ng babae, mahipo wala ang laylayan ng damit Jesus ay gagaling ako. Yun ang faith niya. At nakipagsiksikan siya, hinipo niya laylayan ng damit Jesus at gumaling siya. Sabi ng Panginoon, sino humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, Panginoon, dami-daming tao, tatanungin niyo kung sino humipo sa inyo. Tapos nagtapat na yung babae,
Sabi niya, Panginoon, ako po yung humipo sa inyo, sa laylayan ng damit ninyo. Tapos sabi niya, halika. Pinalapit ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa babae, your faith has healed you. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Isipin niyo, kung tayo si Jairus, nagmamadali tayo, emergency, nag-aagaw buhay yung anak. Biglang na-intercept, biglang na-delay, biglang nagkaroon ng abirya. Dahil doon sa babaeng nakatagpo din ng kagalingan mula sa Panginoon. Kung ikaw si Jairus, anak mo yon, nag-aagaw buhay, nagmamadali kayo, emergency, biglang nagkaroon ng abirya. Alam niyo si Jairus, makita natin sa kasaysayan, hindi man lang kumibo, hinayaan niya eh. Naging pasensyoso siya, naging pasensyosa, naging patient talaga siya. Minsan sa atin, sa prayer natin, nagmamadali tayo ng result. Nagmamadali tayo, gusto natin, instant, dinggin ng Diyos. May mga pagkakataon sa prayer at sa Bible din, sa kasaysayan ng Biblia, meron din man instant na talagang tinutugon agad ng Diyos. Halimbawa natin si Bartimeo, humingi ng kagalingan, binigay kaagad ng Diyos. Si Haring Ezekias, binanggit ko sa inyo kanina, humingi ng kagalingan, binigay din ng Diyos. Si Ana, walang anak, humiling sa Panginoon, binigay din naman. Pero mayroong mga karakter sa Bible, ang tagal bago bigyan ng Diyos. Halimbawa si Abraham at si Sarah. Sabi ng Panginoon, magkakaanak kayo. 75 years old na si Abraham, si Sarah 65. Pero after 25 years pa, bago sila nagkaanak, si Isaac. At doon nga, hinihiniling pa ng Panginoon sa kanya. Ang ibig sabihin, may mga pagkakataon talaga, gusto ng Panginoon, pahabain natin pasyensya. Minsan may mga request tayo, Lord, palaguin mo ang simbahan. Pero ang tagal-tagal bago lumago. Katulad ng testimony ni Pastor Aleni, ilang years na siya, pero yun nga, parang napopostrate, ganun pa din. So, meron tayong mga gusto, may mga request, na kuminsan hindi agad binibigay. Kaya kailangan dito, tulad ni Jairus, habaan natin yung pasyensya. Be patient. Number three, na makikita natin sa buhay ni Jairus, hindi lamang pinahaba ng Diyos yung kanyang pasyensya. Pangatlo ay continuous believing. Continuous believing. Makita natin sa verse 35 to 36, samantala nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairus, sabi ng mga tao, patay na po yung anak ninyo. Huwag niyo nang gambalain yung guro, patay na yung anak ninyo. Pero ano sabi ni Jesus? Si Jesus ang sumagot. Sinabi, hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi ng mga tao nagbalita na patay na yung anak ni Jairus. Hindi pinansin ni Jesus. Tapos sabi niya, binalingan niya si Jairus, sabi niya, huwag kang mabagabag, manali ka. Listen, may dumating na negative news. May dumating na bad news. Tignan niyo si Jesus, yung attitude niya, hindi niya pinansin yung negative o bad news. Hindi niya in-entertain. Kadalasan sa buhay natin, minsan din natin maiwasan, pag may negative, may bad news na, in-entertain natin. Kaya ang problema, kakaproblema tayo. Bakit? In-entertain natin eh. Si Jesus hindi niya in-entertain eh. Dumating yung mga tao, sabi, patay na yung anak ni Jairus, ni Jairo. Pero hindi in-entertain ni Jesus. Hindi niya pinansin. At binalingan niya si Jairo, sabi niya, huwag ka mabagabag, manalig ka. Patuloy kang manalig. Si Jairus patuloy na nanalig. Misa sa buhay natin, di ba? Nabanggit ko nga nung naisir ko ito sa Quezon City. Minsan, nabibiktima tayo ng mga fake news. In-entertain natin ang fake news. Hindi mo na natin tinitignan kung saan ang resources nito. Basta post na lang tayo ng post. Hello! Kumisan din na natin alam kung ano ang resources, kung saan ang galing, totoo ba ito? Hello! Ingat tayo mga pastor, napaka-importante yung credibility natin. Huwag basta tayo magpo-post na hindi natin alam kung saan, kung totoo ba ito, negative, yung fake news ba ito. Huwag natin, kung sakaling dumating sa buhay natin, mayroong mga negative news, huwag kagad nating entertainin. Bagko sabi ni Jesus, huwag kang mabagabag, manalig ka. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 6 and 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng iyong pangailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. So sa panahon ngayon,
Nabanggit ko kanina, kahapon lang nangyari yun, Friday, may fellowship kami mga teacher. Biglang dumating nga yung news na yon. Talagang pinanghinaan ako ng loob. Kasi kaumpisa pa lang namin ng face-to-face. Kaumpisa pa namin sa school. Bigla na naman magko-quarantine ng ECQ sa Metro Manila, sa NCR. Pero lahat ng ito, maniwala kayo, pinasadyos ko lahat. Sabi ko, Panginoon, hindi niyo po pahintulot na bigyan kami ng pagsubok na hindi namin kaya. Kinote ko yung 1 Corinthians 10:13. Walang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas para mapagtagumpayan ito. Romans 8:28, all things work together for good to those who love God. Kapag nagmamahal tayo sa Diyos, anuman ang nangyayari sa buhay, ito'y para sa ikabubuti natin. Amen. Hello, tandaan natin to. Anuman ang nangyayari, pangit man o hindi maganda, nangyayari sa mundo, sa buhay natin, panghawakan pa rin natin ang Romans 8:28 na all things work together for good to those who love God. Si Jairus continues believing. Ito matindi yung pang-apat. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Jairus. Pagdating sa point number 4, sabi nga, patay na yung bata, huwag nang abalahin. Pero si Jesus, determinado, inaya niya talaga yung si Jairus. Pinuntahan pa rin nila. Sinama niya si Peter, si John, at saka si James. Sa 12 alagad ni Jesus, tanging 3 lang lagi kasama niya, madalas kasama niya. Sa panahon ng Transfiguration sa Matthew chapter 17, noong nagbagong anyo si Jesus, kasama niya si John, si James, at si Peter. Sa Gethsemane, noong halos dugo yung lumabas na pawis sa kanya, sino kasama niya? Si John, si James, at si Peter. Sa ito, noong binuhan niya yung patay eh, kasama niya si John, si James, at si Peter. Bakit kaya 3 lang kasama niya? 12 alagad niya, 3 lagi kasama niya. Marahil itong 3 ito ay masugid na tigasunod niya. Hindi kumokontra. Maaring nagpapasakop ito. Kasi may mga leader nga tayo, kumisan tulad ni Thomas, to see is to believe. Hanggang hindi ko nakikita yung butas ng iyong ng palad mo, hindi ako maniniwala. Hanggang hindi ko nasusot yung daliri ko sa tagiliran mo, hindi ako maniniwala. Kung minsan, meron tayong mga mixed leader, iba-ibang ugali, iba-ibang personality. Minsan, may mga leader tayong tulad ni Tomas na to see is to believe. Minsan, may leader tayo tulad ni Judas. Hello? At meron tayong mga leader tulad ng 3. Si John, si James, at si Peter. Si Peter nga, may initi ng ulo eh. Pero laging sinasama ni Jesus. Siguro ito ay nagpapasakop, madaling sumunod. Pansinin nyo, no? Pumasok si Jesus. Pagdating niya doon sa bahay, bago siya pumasok sa bahay, nag-iiyakan ng tao, nagkakagulo. Ano sabi ni Jesus? Bakit kayo nagkakagulo? Ba't na kayo nagkakaingay? Buhay ang bata, natutulog lang. Anong ginawa ng mga tao? Pinagtawanan siya. Natigatig ba si Jesus? Natigatig ba siya? Hindi. Ang ginawa niya, pinalabas niya yung mga tao. Iniwan niya yung nanay at tatay, si Jairus at asawa. At sinama niya yung 3 niyang alagad. Yung 3, naniniwala ako, nag-intercede, pe-pray. Sige, siguro yung moral support, bagamat hindi natin mababasa sa Bible, siguro sinasabi yung 3, sige Jesus, buhay mo, pray mo, Lord, sige, nasa likod mo kami. Kailangan natin ng mga leader katulad ng 3 eh. Yung magpo-push sa'yo, kaya mo yan, kaya mo yan. Hello? Hindi katulad ni Judas o ni Thomas na talaga mayroong mga pag-aalinlangan. Kailangan natin yung 3 na core group. Kaya sa simbahan, dati meron akong core group na wala isa. So 3 na lang uli. Buti na lang yun nga. Madalas ko nang binibiro yung aking anak na si Mark na mayroong, sabi ko, anak, tinatawag na kita. Hindi pa, huwag ikaw tumawag sa akin. Gusto ko Diyos ang tumawag sa akin. Pero along the way, maniwala kayo, hindi ko tinuruan ng preaching yun. Hindi ko tinuruan yun. Hindi ko tinignan yung ano niya, gagawin niya.
hinayaan ko lang siguro blessing or may teacher kasi siya sa school. Hinahawakan niya ay ABM, senior high, grade 12. Sabi ni Maminchi, mausay daw sa, yun nga, sa presentation. Pero hindi ko talaga tinuruan. Hindi Bible school student yun. Pero nung nadinig ko nag-preach, tatlong beses ko nadinig yun. Pero maniwala kayo. Iyak pa rin ako na iyak. Kasi totoo naman talaga eh. Na kung minsan abala tayo sa maraming bagay, pero minsan kailangan lang yung presensya ng Diyos eh. Presensya lang ng Diyos. So, ako busy akong tao. Meron sa ministry, sa school, sa simbahan, sa national, sa barangay. Minsan makakaramdam kang pagod. Pero kailangan lang pala talaga. Yung minsan, yung hahanapin mo talaga yung presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos para magkaroon ka ng mapanatag ang kalooban mo. So, determination. Nanindigan si Jesus. Nanindigan yung tatay at saka yung nanay. Naalala ko si Sadrach, Mesach at Abednego, kahit na si Hari Nabucodonosor, pinasasamba sa kanila yung siyam na talampakan na ginto at hindi man ang hindi sasamba, susunugin. Pero nanindigan si Sadrach, Mesach at Abednego. Sabi nila, kahit anong gawin nyo, hindi pa rin kami sasamba sa pinagawa nyo. Hanggang sa nag-inita ulo nung hari, pinainit ng pitong beses, at yung naghagis kay Sadrach, Mesach at Abednego, sa sobrang init, makita natin sa kasaysayan ng mga namatay. Nanindigan. Sa panahon ngayon, mga kapatid, kailangan natin sa mga pastor, paninindigan. Kailangan natin magpakita ng halimbawa na sa ganitong sitwasyon ng pandemic, sa ganitong sitwasyon na talagang unpredictable ang sitwasyon, hindi mo malaman kung anong paiiral, kung MECQ, ECQ, GCQ, barbecue. Eh, kailangan natin determination. Come what may. Huwag tayong pakitaan ng tayo nanghihina. Huwag tayong makitaan na tayo ay nanlulumo. Sa cell group nga, sabi ko nga, alam ni Pastor Roger, sabi ko, basta every Sunday, meron tayong cell group. Importante ito, tsaka mentoring. Sabi ko, kahit walang dumating, ayun, naawa naman sa akin, may dumadating. Awa naman ng Diyos, maganda attendance. Isang ganun nga, sabi ko, magpapakita ka ng halimbawa talaga. Pagod na ako noon. Preach ako na umaga, dalawa service namin, 8 o'clock, susundan ng 10:30, preach, papahinga lang ng konti, tapos 3 o'clock, mentoring, cell group, dire-direcho. Kasi kailangan ko, sabi ko, tayo ang prototype, tayo magbibigay ng example. Yung ibababa ko sa inyo, babaan nyo rin sa mga cell group ninyo. Kailangan natin eh, determination. Kahit ano mangyari, manindigan. At ito, sa nakikita ko, sa panahon na hinaharap natin ng mga trouble, sa panahon na hinaharap natin ng mga kahirapan, problema, kailangan natin ang ginawa ni Jairus. Tamang tao ang dapat natin lapitan ng ating Panginoong Jesus, maging patient tayo, patuloy na manalig sa magagawa ng Panginoon at magkaroon tayo ng determinasyon. Binuhay ng Panginoon yung anak ni Jairus. Hello? Kayang buhay ng Panginoon ating mga patay na iglesia. Patay na mga, o naghihigalong mga simbahan, kayang buhay ng Diyos. Naghihingalong buhay, kayang palaguin ng Panginoon. Sabi niya sa Ephesians chapter 3, verse 20, sa Diyos na makakagawa, nang higit sa lahat ang maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kapangyarihang nagahari sa atin. Wawakasan ko sa isang talata sa bilang number 23, verse 19. Hello? Ayan. Pasensya na, hindi na ako makayuko. Thank you, Pastor. Bilang 23 verse 19, ewan ko kung na-post. Ayan, sabi dyan. Sa Diyos, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinasabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako ay tinutupad niya.
Gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon. To win soul and make disciples. Yung purpose ng buhay natin, to love God and to love people. Yung kinabukasan, darating sa atin. Yung pagpapala, darating sa atin. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Huwag tayong mainip sa blessing. Huwag tayong mainip. Alam nyo, testimony, ang na-assign ako Quezon City, wala kaming sasakyan. Namamasahi lang ako. Nag-chairman ako, ewan ko kung nakikita nyo ako noon, nag-chairman ako ng National. Pero maniwala kayo, dahil wala akong sasakyan, pupunta ako ng Liliw noon, nagmamadali ako, sasabit ako sa ano, sa biyahe, punuan eh. Gusto kong makarating na mas maaga, sasabit ako doon. Nakikita ko nalang mga puno na lansones, may bunga, naaliw na lang ako. Pero isipin nyo, isang chairman ng isang samahan nakasabit sa jeep. Kaya nag-pray ako ng Panginoon kahit second hand. Binigyan naman ako ng Panginoon, second hand, puro second hand. Sabi ng misis ko, kailan ba tayo magkakaroon ng brand new? Sana pag age natin ng 60, magka-brand new na tayo. Yun naman, binigay ng Panginoon. At the age of 60, 4 years na yung sasakyan namin, binigay naman ng Panginoon. Kaya ako sinasabi ito, mga kamanggagawa, huwag tayong mainip. In the right time, ano naman ang hinihiling natin sa Panginoon, tsaga-tsaga lang, magpatuloy sa pinagagawa ng Diyos. Nakita ko yung buhay ni Bishop Uriel, Pastor Mar, Bishop Manny, nakita ko din. Basta lang patuloy lang tayo. Huwag tayong titigil. Ang Diyos naman ay susuklian tayo ng pagpapala sa mga ginagawa natin. Tulad ni Jairus, lumapit tayo sa tamang tao na dapat lapitan ng Panginoon. Maging patient tayo, habaan natin ng pasensya, at magtyaga, patuloy tayo yung manampalataya at magkaroon tayo ng determinasyon na tutugunin ng Panginoon Diyos ang lahat ng ating hiningi sa Kanya na ayon sa Kanyang kalooban. Amen? Ito tayong lahat. Pray lang tayo. Lord, dalangin ko po